Kapamilya, isang buwan na mula nang tumama ang bagyong Odette. Bukod sa tulong para may makain at maipatayo muli ang bahay ng mga biktima, malaking bagay din na matuunan ng pansin ang naranasang trauma ng mga nakaligtas sa bagyo, lalo na ang mga bata. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Hindi malilimutan ng 16 anyos na si Rachel ang nangyari sa kanilang pamilya. Nang tumama ang bagyong Odette sa Surigao City noong Disyembre. Natrap sila sa evacuation center sa gitna ng bagyo at nag-alala pa ng ilang araw nang hindi agad umuwi ang tatay matapos tumaob ang bangka sa dagat. Nagsiiyakan po yung mga bata kasi kasagaran po ng kasama namin puros mga bata. Kaya pong pasasalamat po namin na na-rescue po kami doon agad. Pag uwi namin sa bahay, wala na kaming bahay. Na-traumatize talaga kami noon. Hindi po namin alam kung paano kami babangon. Pinaglibangan at pinagkunan niya ng kasiyahan pagkatapos ng unos ang mga nakasave sa kanyang cellphone na mga kanta ng paborito niyang Korean pop group na BTS. Manonood lang ako ng music video nila, makikinig sa mga music nila. Parang unti-unti pong nawawala yung problema ko. Kaya po, pasalamat ko din po sa kanila at naging party ako ng fandom nila. Hi po sa bias kong si Park Jimin. Sana po matulungan niyo po kami dito sa Barangay Sabang at marami pa pong nangangailangan ng tulong dito. Kinatayang 2.2 milyon na kabataan ang naapektuhan ng bagyong Odette. Ayon sa NGO na Batang Star Philippines, kailangan din tugunan ang mental health ng mga bata bukod sa pangunahing pangangailangan gaya ng makakain at matitirhan. Kaya sinabayan ng kantahan at sayawan ang kanilang mga humanitarian mission sa mga nasalanta sa Surigao City at Siargao Island noong Pasko. Maging ang mga magulang at nakatatanda ay nakisaya rin. Dinala rin ito ng grupo sa Southern Leyte at sa Cebu nitong Enero. Yung objective talaga natin na somehow release the tension deep inside these victim children and the adults or their families. Nakita ng mga volunteer ang matinding takot at pag-aalala na dinulot ng bagyo sa ilang mga bata nang ipaguhit ang kanilang karanasan at karamdaman. We asked them, what is your dream in life? How are you now after the disaster? Pag narinig niya yung malakas na hangin at tulo ng ulan, he feels again that there will be another typhoon Odette will come in. Yung mga edad na 5, 6, 7 to 9, parang hindi gusto matiwalag sa sa parents. Like, nakikita mo talaga na nahihirapan talaga yung mga kids. That's why the team really working hard para mapasaya po sila. Kaya paniwala ng grupo, dapat bantayan, balikan at patuloy na alalayan ang mga bata kahit mahigit pa sa isang buwan pagkatapos ng bagyo. It might be very, very light or small thing to other people, but in reality, no. For the children, it has a big impact to them. When they smile, when they laugh, no, as a result of the PSS, as we say it, it brings them hope. It turns them to become resilient of the situation. That, yes, we have to be sad because disaster is very sad, but we have to stand after each disaster. Nagsagawa rin ng grupo ng stress debriefing sa mga pulis sa Del Carmen at Dapa sa Siargao. Bagay na ayon sa provincial government ng Surigao del Norte ay kailangan maging ng mga frontliner at ibang rumisponde sa bagyo. Sa Dinagat Islands, hamon ang pangmatagalang tulong para sa mental health lalo't walang espesyalista sa probinsya. May initial din na psychological first aid sessions sa ilang mga responders and healthcare workers. Although ngayon, we're hoping na mas madaming time na ma-allot for these services kasi sa first few weeks din medyo busy pa ang karamihan at hindi din sila makahanap ng time out for that. Nanawagan naman ng United Nations para sa patuloy na tulong sa mga nasalanta. Ayon kay UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzalez, malalagay sa alanganin ang pagbangon ng mga typhoon survivor kapag hindi sila agad nabigyan ng suporta. Nanganganib din na maabuso ang mga kababaihan at kabataan. Dagdag ng UN, makatutulong sa pagtugon ang agarang pagbabalik ng kuryente sa mga lugar na wala pa rin nito.
Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. TV Patrol.